Ngayong gabi na to, sobrang bad news kasi iniwan ako ng aso ko. Iniwan na kami ng aso namin, which is si Bernice. Si Bernice ang unang-unang aso ko dito sa bahay na to. Sobrang lungkot namin nung nawala siya ngayon. Di namin alam kung anong gagawin namin. Kasi malakas yung impact ng pagkawala niya sa amin. And pumunta pa sila sila Charlotte dito sa bahay para batiin muna si Bernice bago siya mawala. Kaso nung pagpunta nila rito, di na nila naabutan. Sinundo ko kasi sila sa Magallanes. So pagdating namin dito from Magallanes, ayun, nakita na lang namin si Bernice na nakahiga na lang, na hindi na umihinga. Wala na si Bernice. Thank you.
Wala na akong nagawa. Pero before siya, naghihingalo pa lang siya. Sinabi ko naman na sa kanya lahat. Nag-thank you ako sa kanya. Sa lahat ng mga biyaya na binigay niya sa amin. Sa pagbabantay sa amin at sa pagpuprotekta sa amin. Sorry rin Bernice kung may times na napapabayaan kita. Pero, hindi ibig sabihin yun, hindi kita mahal. Sobrang mahal na mahal kita, Bernice. Tumuloy yung buwan niya, siguro hirap na hirap. Ayan na. Si Bernice, 11 years old na siya. Sobrang tanda niya na hindi niya na kaya maglakad. Siya yung pinakaunang-unang aso ko dito sa bahay. Siya yung nagbigay sa akin, sa amin ng mga anak niya, si Harry. Ayun, si Harry, anak niya.
malakas yung ulo niya. Tapos tinignan niya ako. Tapos tumulo yung luha niya. Tagal niya akong tinignan. Gali ako. Kukali niya. Hindi na siya makatayo. Siya yung pinaka-alpha. Siya yung alpha ng mga aso namin. Kumbaga siya yung pinaka-leader sa lahat ng mga aso namin. Sige nga, Bernice, kung hindi mo na kaya. Ayoko rin nakikita kitang naging hanggap eh. Kaya hindi kita pinupunta dito. Kasi kaya. Ano kapag nahihirap ako? Dream ko kasi dati magkaroon ng husky. Yun yung pinaka-asong favorite ko na breed dati. Bukod sa napakaganda, alam ko mababait ang mga husky. Kaya pinilit ko talaga na magkaroon ako ng husky. Gumawa talaga ako ng paraan na magkaroon ako ng husky. Marami din si Bernice na binigay na blessing sa amin. Katulad nung nanganak siya. Nabenta ko rin yung mga tatlong anak niya, puro babae. So, binenta ko yung tatlong anak niya kapalit ng pagbibili namin ng sasakyan. Yun yung Bios. So, nagkabili ko ng Bios, yun doon ako nag-grab. Bago ko kinuha yan una si Bernice, maliit pa lang yan. Dati ayaw ni mama yan. Ayaw ni mama na magkaroon ng aso dito sa amin. Tapos, pinilit ko lang at tinakas ko lang si Bernice. Tapos, binili ko siya doon sa Project 8 kasama kong kaibigan ko. Then, tinago ko siya hanggang sa nakita ni mama. Ayun, natuwa si mama. Kasi, meron one time na naliligo ako. Tapos na karon ng usok na nakalimutan ko yung niluluto ko. Then, kinatok niya ako sa banyo si Bernice. Then, ayun, paglabas ko nga, ayun, umuusok yung bahay. So, ganun siya. Ganun siya kakaprotekta sa amin. Lagi ko rin yung hawak. Hawak body ko yan si Bernice. Nung bata pa lang yan, kasansan ko yan dinadala. Minsan sa mall, minsan sa heritage. Tapos lagi ko siyang kasama sa pagjo-jogging ko.
sobrang nakakamiss ng times na yun nga yung dati. Tapos si Bernice, tatlong beses yan ng anak. Nouna fail lahat ng mga anak na namatay. Pangalawa, namatay din. Tapos yung last batch na yun sila Ari. Apat na babae sa lalaki. Pero namatay yung lalaki. Ani! Lahat ng mga aso ko nagmula kay Bernice hanggang sa bumili si mama ng mga pang aso, and then may mga nagbigay sa amin ng alpa, kaya naging alpa yan si Bernice sa lahat. Siya yung nasusunod, maldita nga rin, hindi rin masyado nakikipagkapatid sa mga iba. Ganun siya kasi makulit. Si Bernice, pag sinabi ng Bernice, ang trademark niya, isa lang yung mata. Lahat ng mga tao nakakakita sa kanya, lagi nila sabi, bakit isa yung mata niya na? Bakit siya pula? So, talagang ganun yung mata niya nung bata pa siya. Kasi yung pinanganak siya, may scratch yung isa niyang mata dahil sa mata niya. Hanggang sa yun, lumaki siya. Ganun na yung mata niya. Pero kung siguro na okay yung mata ni Bernice sa lahat ng mga husky at sa lahat ng mga aso, siya yung pinaka-perfect. Ang ganda ng balahibo niya, magandang katawan, mabait, tahimik. Siya yung pinaka-favorite sa lahat. Sobrang spoiled sa ano. And then, halos lahat ng mga kaibigan ko, mga kamag-anak ko, ang kakilala lang si Bernice. Meron pang mga ninong-ninang yan eh, kung bata siya. Sumasali kami nila Bernice dati sa mga group, sa mga katulad ng mga tagipak. Yun, na kakasama kami doon. Pumunta kami ng Laguna, tapos meron pang pumunta kami doon sa BICC, yung mga dog show, saka sa mga grupo ng mga pets. Sinasali namin sa Bernice. Kasama rin dati yung Sir Balito, saka si Bella. So, ngayon, tatlo na silang nawala. Si Bella, si Balito, ngayon na si Bernice. May natitira na lang ang naasa namin, si Ari, Bengay,
Bernice kung nasan ka man. Pwede ka nang tumakbo hanggang saan gusto mo. At huwag mong kakalimutan na ako pa rin yung ako. Love you, Bernice.